Hinamak na manugang. Kabanata 63. Hindi lang siya. Maging si Wang Kai ay tumaas ang kanyang kilay sa gulat. Nakita niya itong hindi kapanipaniwala. Nakuha niya ang 3 liham na ito ng paanyaya dahil ipinagmalaki niya sa harap ni Mark Lewis na ayaw niyang mawala ng mukha, kaya pumunta siya upang humingi ng tulong sa kanyang ama. Ginamit ng kanyang ama ang lahat ng kanyang lakas, ginamit ang kanyang mga personal na koneksyon, at nakiusap pa sa pangulo sa mahinang boses na makuha ang 3 imbitasyong ito. Ngunit sino si Alex Dixon? Bakit siya nakapasok? Bago pa makaramdam ng kalungkutan si Wang Kai, galit na naglakad si Mark Lewis at sumigaw, "Alex Dixon, bakit casual ka na pumasok? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito?" Kakapasok lang ni Albert Lewis sa washroom at hindi niya nakilala ang 3 taong ito ng diretso. Narinig ni Alex Dixon, na naghihintay sa labas, ang kanyang boses at lumingon upang tingnan. Agad siyang nakaramdam ng disgusto. Malamig niyang sabi, "Ano ba itong lugar na ito? Don't tell me na hindi mo alam." Nabulunan si Mark Lewis at galit na sinabi, "I mean, saan ka nakakuha ng karapatang pumasok sa lugar na ito?" Dahil sa mataas at makapangyarihang pagtatanong na ito, labis na naiinis si Alex Dixon. Kung hindi nagpunta si Albert Lewis sa washroom, hindi sana siya naghintay dito at nabangga ang nakakadiri na taong ito. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Dahil makakapasok ako, natural na may karapatan ako." Ang saloobing ito ng pagwawalang bahala ay lalong nagpalungkot kay Mark Lewis. Sa kanyang mga mata, si Alex Dixon ay isa lamang masunurang basura. Wala siyang katayuan sa Lewis family, hamak na tao lang siya. At ngayon, kapantay na niya si Alex Dixon. Dahil dito, napahiya si Mark Lewis. Si Alex Dixon ay isang mababang tao na binubuhay sa isang babae. Anong karapatan niyang tumabi sa kanya? Mabangis na tiningnan ni Mark Lewis si Alex Dixon, itinuro ang kanyang ilong at sinabing, "I'm warning you are just matrilocal son-in-law of Lewis family. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Lewis family para manlinlang ng iba. Sabihin mo sa akin ng malinaw, ginamit mo ba ang pangalan ng Lewis family para makapasok sa auction? May karapatan ba ang Lewis family na pumasok sa auction?" Sabi ni Alex Dixon sa malamig na boses. Ayaw na niyang tingnan muli si Mark Lewis dahil nakita niyang katawa-tawa ito. Ang isang Lewis family ay hindi man lang marank sa Jinling City. Hindi man lang ito itinuturing na isang makapangyarihang pamilya. Nang marinig ang sinabi ni Alex Dixon, namula ang mukha ni Mark Lewis na parang atay ng baboy. Para siyang sinampal sa mukha. Nag-aapoy sa galit ang puso niya dahil tama nga ang sinabi ni Alex Dixon. Ang Lewis family ay walang karapatang pumasok. Sigaw ni Mark Lewis. "Then explain to me, paano ka nakapasok dito? Don't tell me nakakuha ka ng invitation letter from someone like Mr. Kim." Hindi siya naniniwala na makapasok si Alex Dixon sa normal na paraan. Ang ilang taong kilala ni Alex Dixon, kasama na si Lee Ching Yuan. Bagamat napakakapangyarihan ng mga taong ito, sa paningin ni Mark Lewis, sila ay isang grupo lamang ng mga taong walang kapangyarihan o kapangyarihan. Lahat sila ay pangkaraniwang tao. Sa sandaling ito, ayaw nang magsalita pa ni Alex Dixon kay Mark Lewis. Malamig niyang sabi, "Wala itong kinalaman sa iyo." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at aalis na sana. "Tumigil ka." Humakbang si Mark Lewis at sadyang humarang sa harapan niya. Bumaba ang tingin niya sa kanya. "Gusto mo pa bang tumakbo? Nakokonsensya ka ba? Ginagamit mo ang pangalan ng Lewis family para manloko at manloko, gamit ang mga underhanded na paraan para makalusot. Hindi ka qualified na pumasok sa ganoong high-end na okasyon. Ipakita mo sa akin ang iyong imbitasyon, sulat." Nagalit din si Alex Dixon. Bagamat inilagay niya ang malaking larawan sa kanyang mga mata at tiniis ang kabastusan ni Mark Lewis, hindi niya hinayaang si Mark Lewis ang magalit sa kanya ng paulit-ulit. Sabi niya sa malamig na boses, "Hindi ka karapat-dapat, mawala ka." Napakunot ang noo ni Mark Lewis at isang alon ng galit ang bumalot sa kanyang ulo. Sa kanyang mga mata, si Alex Dixon ay palaging isang wimp. Talagang naglakas loob siyang hilingi na mawala siya. Hinawakan ni Mark Lewis ang braso ni Alex Dixon at ngumisi,
Huwag mo nang isipin ang pag-alis kung hindi ka magpapaliwanag ngayon. Mabilis ang kanyang pag-atake, ngunit naiwasan ito ni Alex Dixon. Hinawakan niya ng kamay ang pulso ni Mark Liwes at marahang niyugyug. Naramdaman ni Mark Liwa ang isang napakalaking puwersa na papalapit sa kanya. Hindi niya maiwasang mapaatras ng dalawang hakbang. Nagalit siya at nabigla. Ang lakas ng kamay ng batang ito ay hindi maliit. Nang makitang nagsimulang mag-away ang dalawa, si Wang Kai, na nasa tabi niya, ay mabilis na lumakad at sinabing, "Mark, ang ganda mong kausap. Ang auction na ito ay may sariling mga patakaran, hindi mo na kailangang makipagtalo sa kanya." Galit na sabi ni Mark Liwes, "Huwag mong papasukin ang ganitong klase ng tao na walang katayuan. Ayokong makisama sa kanya." Umiti si Wang Kai at sinabing, "May mga panuntunan ang Treasure Pavilion. Tumawag na ako ng mga security guard. Kung hindi siya kwalipikado, natural na hahabulin siya ng mga security guard." Ang thoughtful talaga ni Kuya Kai. Napalitan ng saya ang galit ni Mark Liwa. Mayabang niyang tiningnan si Alex Dixon na may panunuya sa mukha. Kung si Alex Dixon ay nalaman ng Treasure Pavilion at nakapasok sa pamamagitan ng ilang hindi pangkaraniwang paraan, siya ay ma-blacklist ng Treasure Pavilion at hindi na siya muling makakapapasok sa Treasure Pavilion sa buong buhay niya. Napakabilis, dalawang security guard ang sumugod at sumunod sa likod ng isang medyo may edad na lalaki na nakasot. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may kakaibang tindig. Pinalaki niya ang mga ito. Umiti siya kay Wang Kai at sinabing, "Young Master Wang, anong order mo?" "Manager, tingnan mo ang kanyang invitation letter." Itinuro ni Wang Kai si Alex Dixon at malamig na sinabi, "Naghinala ang kaibigan ko na hindi siya kwalipikadong pumasok. Ang imbitasyon na hawak niya ay hindi kanya. Para sa privacy ng panauhin, ang bawat imbitasyon ay walang nakasulat na pangalan ng panauhin, isang serye lamang ng mga password." Inilagay ng manager ang password sa isang software sa kanyang telepono at nalaman ang pangalan ng inimbitahang bisita. May deal ang ama ni Wang Kai sa Treasure Pavilion, kaya pamilyar na pamilyar ang manager kay Wang Kai. Agad siyang lumingon at tumingin kay Alex Dixon. Umiti siya ng matino. "Please show me your invitation letter. I will check it." Bagamat magalang ang kanyang ugali, bakas sa kanyang mga mata ang pagmamaliit. Dahil nakasuot ng ordinaryong damit si Alex Dixon, hindi siya mukhang isang natatanging panauhin na makapasok sa Treasure Pavilion sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang hitsura. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Hindi na kailangan yan. Kung makapasok ako, natural na may qualifications ako." Umisi si Mark Liwes sa gilid, "Kung kahit ang isang tulad mo ay may mga kwalipikasyon. Kung gayon ako ang pinarangalan na panauhin ng mga pinarangalan na panauhin." Mula sa simula hanggang sa wakas, mayroon siyang pakiramdam ng higit na kahusayan sa harap ni Alex Dixon. Pakiramdam niya ay mas mataas siya kaysa kay Alex Dixon. Tuyong umubo ang manager at binago ang kanyang mga salita. "Maaari bang magtanong, saang pamilya ka galing sa Jinling City?" Bago pa makapagsalita si Alex Dixon, pinutol na siya ni Mark Liwes. Taga Liwes family siya, pero isa lang siyang matrilocal son-in-law. Hindi siya karapat-dapat na tawaging alagad ng Liwes family. Nahulaan na ng manager ang ilan sa mga nilalaman ng matrilocal son-in-law. Paano magiging matrilocal son-in-law ang isang taong may katayuan sa Jinling City? Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon habang sinabing, "I am just an ordinary person. I don't have any family. Even if I do, I am not in Jinling City." Niboykot niya ang Dixon family sa kanyang puso, at ayaw siyang trituhin bilang miyembro ng Dixon family. Ngunit sa pandinig ng manager, ang mga salitang ito ay nagbago sa ibang kahulugan. Unti-unting nanlamig ang ngiti sa mukha ng manager. Pinalaki niya ito at tinanong, "Paano ka nakapasok?" Sa pagharap sa pagsisiyasat ng grupong ito ng mga tao, matagal nang naiinip si Alex Dixon sa kanyang puso. Nadismaya rin siya na hinati ng Treasure Pavilion ang mga bisita sa 3, 6, at 9 na baitang. Malamig niyang sabi, "Syempre dumaan ako sa pinto." Nahulaan na ng manager na mababa ang status ni Alex Dixon. Subconsciously, tumayo siya sa harap ni Wang Kai. Malamig na sinabi ng isang panig, "Kung hindi mo susundin ang mga alituntunin at ibigay ang liham ng imbitasyon,
maari lang kitang anyayahan sa labas. Pagkasabi nun ay winagiway niya ang kamay niya. Agad namang roomspun ang dalawang security guard at pumunta sa harapan para palibutan si Alex Dixon. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon. May inilabas siyang gold-plated card mula sa kanyang bulsa at ibinato iyon sa mukha ng manager. Hindi ko akalain na sobrang mapagmataas pala ng manager ng Treasure Pavilion. Tignan mong mabuti, sa tingin mo ba qualified ako? Mabilis na nakuha ng manager ang card, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang hindi masaya. Sinuri niya ang password sa kanyang telepono na may tame time na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nabigla. Ang impormasyon ng bisita sa software ng telepono ay may pangalan ni Alex Dixon, at isa siya sa mga nangungunang bisitang VIP. Abangan ang susunod na kabanata.